Hello, Daddy. Nasaan ka na? Dito pa ako sa site eh. Mga anong oras ka uuwi? Naghanda na ako ng dinner natin. Baka malate lang ako dito. Tatapo na lang ako ulit. Kung ganun na rin lang, dapat hindi na kayo nagpa-counseling pa ni Mariel. Inaksay nila yung oras at pera kung dededmain mo rin pala ang paghahanda ng asawa mo para sa anibersaryo ninyo. Magpapaalam ako sa'yo. I just really need to figure myself out. When I come back, maybe you can forgive me and maybe we can just be friends again. Ate, seryoso ba yun? Si Portia ba yun? Nakakapakialam doon. Tumihimik ka na lang. Sana magkaroon ka rin ng time para sa counseling ninyo. Okay naman po kami, Pastor eh. Ano naman po kami problema? Di ba, Mariel? Pero kung hindi ka makakadalo sa counseling natin, sana mabigyan mo din ng time si Mariel. Sama ko siya ngayon. Sa OB niya. Kung wala lang ako anak kay Mariel, siguro nasa ibang bansa na ako ngayon. Siguro, naka-move on na ako. Pero inisip ko, pwede ko naman yung gawin dito eh. Kailangan ko lang talaga magsimula. Ba't ka nagdadabog? Nakakainis kasi si Eldon eh. Hindi ko maintindihan bakit kailangan niya pasamahan si Mariel magpa-check up. Dapat hindi niya na sinamahan kung ayaw niya. Mas demanding ka pa kaysa sa boss and asawa combined. Ano naman nakalimutan mo na kabit ka lang? Ano? I want us to start over again. Gusto ko na makalala kita ng buo. It's a baby boy. Congratulations, Eldon. O ngayon, may tagakalat na ng apelyido mo. Your wife cheated on you. Gary is the father of your wife's child. Nakipag-tahak siya sa ex niya. Habang nakakulong ka, nag-e-enjoy siya sa piling ni Gary yun. Humahalilihing sa kanya. Eldon? Eldon, sandali lang mag-usap naman tayo. Alam kong mahirap sa'yo. Talagang mahirap para sa akin. Mariel, pilit mong pinaparamdam sa akin na may anak ka sa iba. Hindi. Hindi ko naman alam na ganun yung magkikireaksyon ni Doktor eh. Sorry. I'm sorry. Ngayon, nagsasorry ka. Ha? Ngayon, nagigiltihan ka. Ang iiyak ka pa ngayon? Ha? Eh, kanina nakasaya-saya mo na nalaman mong lalaki yung anak mo, di ba? Doon, intindihan mo rin naman ako. Ayun naman kita iniintindi. Nalatao din ako, nasasaktan din ako. At kahit anong gawin natin, hindi matatanggal na ano nangyari dahil may buhay na ebidensya. At yung bata na magdadala ng apelyido ko, ay anak mo pa kay Gary. Tara na, kuya. Oh my God. Gary, thank you. I love you. I love you too. Babe, bakit ba ang pangit ng mood mo? Ang sungit mo pa? Wala. Bad trip lang kanina. Bad trip saan? Sa work o dun sa bahay niyo? Si Mariel. Kaya dapat ako sumama sa kanya sa doktor. Babe, ah, baka masyado kang matuwa dun sa baby niyo pag nanganak na si Mariel, mawalan ka ng oras sa akin.
Hindi ako magiging masaya sa batang yun. Hindi ko ahawakan yun. Anak niyo sa ibang lalaki. Ano? Ibang lalaki ang nakabuntis kay Mariel? Sino? Si Gary. Ex niya mayaman. Pumayag siya makipag-sex at gagawin yung kapalit sa 15 million pa sa blood money ko. Yan nangyari nga sa ano, nabuntis pa siya. God, bro. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Si Eldon na mismo ang nagsabi. Alam ka namang gawa-gawa niya lang yun. Ah, kaloka! Kaya pala ayaw niya samahan si Mariel sa check-up. True. Kaya madali ko nakuha si Eldon dahil niloko pala siya ng asawa niya. Etong si Mariel may tinatago rin palang kalandian sa katawan eh. Baka naman hindi kalandian yun. Baka naman naging desperado na siya. Kaya pinatos niya yung pera ni Gary para sa asawa niya. Kahit ano pang dahilan niya, sa mata ni Eldon, niloko siya. Haliparot din pala to si Mariel. Oh, dyan na yung sundo ko. Una na ako, ah. Sige. Bye. Ingat ka, ah. Nay, salamat po sa libre, ah. Ako naman. Gusto ko nagda-date tayo paminsan-minsan. Buti pa po kayo, Nay. Nag-iisip niya yan. Si Eldon po kasi, tagal na rin namin hindi lumalabas. Kahapon nga po, buong maghapon na rin akong hindi pinansin eh. Kasi nalaman yung lalaki yung magiging anak namin ni Gary. Mariel, intindihin mo na lang ang asawa mo, ha? Mahirap din sa kanya yon. Bakit hindi mo siya lapitan bilang kaibigan? Baka mag-open siya sa'yo. Hindi naman po ako sumusukon eh. Kaya pupunta po ako ngayon doon sa construction site para sabay po kami kumain mamaya. Siguro naman po umupa na yung galit niya, di ba? Thank you. Hi, babe. Nasa work ka? Kumain ka na ba? Di pa nga eh. Gusto mo mag-lunch tayo? May appointment ako sa derma ngayon eh. Mamaya na lang tayo magkita, ha? I miss you. Bye-bye. Itong rideshare application na to. Sa lahat ng mga kasabay ko, ito pang babaeng ito. Pare, may problema ba tayo? Pare, alam kong ayaw mo akong makialam sa inyo ni Portia. Pero tinuloy-tinuloy talaga relasyon nyo. Seryoso ka ba? Para wala ka sa sitwasyon ko, kaya hindi mo naiintindihan. Ano yun? Gusto mo intindihin ko yung pangangaliwa mo? Pare, muntikan ka nang mamatay dahil sa babaeng yun, tapos nahipag-relusyon ka? Pinutulungan ako ni Portia makalimutan yung panlaloko ni Nagari at Mariel sa akin. Talaga?
Pare, hindi mo ba naiisip na ikaw mismo nagtutulak kay Mariel pabalik kay Gary? Labo mo? Kapag makahalata at mahuli kayo ni Mariel, posibleng hiwalayan ka niya. Dahil may anak sila ni Gary, malaki yung chance na magbalikan sila. Gusto mo ba yun? Lalaki po ang magiging anak namin ni Mariel. Nay, kasi po, nung kami pa ni Mariel, lagi ko po sinasabi sa kanya na gustong gusto ko po magkaanak ng lalaki. Alam mo, natupad naman ang pangarap mo. Kaya lang, magulo yung sitwasyon nyo. Komplikado. Ano pong naging reaksyon ni Eldon? Ayun, buong araw niyang hindi kinausap si Mariel. Alam mo kasi si Eldon, excited na rin siyang magkaroon ng lalaking anak. Nay, si Mariel po, kamusta po? Malungkot. Kasi nga, mas sama ang loob ni Eldon. At sinumbat na naman sa kanya yung nangyari sa inyong dalawa. Wala namang magagawa si Mariel kundi kayanin ang lahat. Alang-alang sa pamilya niya, lalo na kay Justin. Nay, kung meron lang po ako magagawa kung pag-aanin ang loob ni Mariel. Sisisi ko na kung galit ka pa rin hanggang ngayon. Pero hindi ko inaasahan na makikita pa rin tayo pagkatapos ng mga nangyari. Iniisip ko na lang na binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon para makahingi ng tawad sa'yo sa nagawang kasalanan ni Eldon. Kuya, pakitabi nga, bababa ako. Eh, ma'am. Malayo pa po kayo sa draft of location. Medyo alanganin po itong lugar. Baka mapahamak po kayo. Wala akong pakialam. Basta bababa ako, dodoblehin ko pa yung bayad ko. Portia, tama si Kuya. Baka alanganin nga itong daan na to. Manahimik ka nga. Hindi ikaw yung kausap ko. Kuya, ano ba? Eh, ma'am, wala namang ganyanan. Kuya, sabi nang bababa ako eh. Pakitabi nga. Buisit. Portia, I'm sorry kung nasira ko yung araw. Kuya, ano ba? Sabi nang bababa ako eh. Tatalon ako dito, bubuksan ko to. Portia, kuya, pakitabi na lang po. Kuya, dahan-dahan lang po tayo para makita ko munang makasakay si Portia. Babe! Hi, babe. Tanong lang ah. Bakit pa nagpunta dito yung mom ni Mariel? Pinapunta ko siya dito kasi nakibalita ako about sa baby namin ni Mariel. I mean, baby ni Mariel. Of course.
Of course, sa baby ninyo ni Mariel. So, what about sa baby ninyo? Babe, binalita niya na baby boy daw yung anak namin. Oh my gosh. You've always wanted a baby boy. Wow. You must be so excited. So, when are you planning to visit Maria? Babe, huwag ka na magselos kay Mariel. Before pa tayo nagkabalikan, nilinaw ko sa'yo na naka-move on na ako sa kanya. Baby na lang yung concern ko. Remember? Portia, pasensya ka na. Gusto ko lang talagang mag-usap tayo ng maayos. Sana talaga hindi na lang tayo nagkita. Portia, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Tanggap ko ang galit mo. Pero paulit-ulit pa rin ako magpapasalamat sa'yo dahil malaki ang naitulong mo sa amin para mapapayag ang pamilya ng asawa mo tungkol dun sa blood money. Portia, maraming salamat sa'yo. Dahil sa'yo, kung bakit buhay pa rin si Eldon hanggang ngayon. Bakit ba ang tagal nung driver dalhin yung gamit ko dito? Sigurado ka bang babalik yun? Oo. May kailangan akong tawagan para sunduin ako dito at bayaran yung hospital bill. Tinangay kasi ng buwisit na snatcher yung wallet ko. Hindi na. Ako na magbabayad ng bill. Gusto mo bang ihatid na kita pa uwi? Mariel, hindi tayo close, okay? Kaya ko na yung sarili ko at okay na ako, kaya pwede ba? Umalis ka na. Hello? Sino to? Nasa si Portia? Sir, driver po ako ng riding app. Ibabalik ko pa lang po itong cellphone at bag ni ma'am. Andito po siya ngayon sa hospital. Sir, kayo po ba yung asawa niya? Naisnatan po kasi siya kanina. Sa hospital? Sa St. Dominic Medical Center po. Lord, alam ko kung hindi aksidente ang pagkikita namin ni Portia. May dahilan ho kung bakit nyo kami pinagtagpo ulit. Baka isa hong dahilan ay para ipaalala niyo sa akin na maswerte pa rin ako dahil sa kabila na nangyari sa relasyon namin ni Eldon. Ang importante po ay buhay pa siya para makasama namin ni Justine. Samantalang patay na po ang asawa ni Portia at hindi niya makakasama kailanman. Lord, hindi ko po alam sa ngayon kung paano. Pero kung kalooban niyo na maging instrumento ako para magkapatawaran at magkaroon ng closure sina Eldon at Portia, gamitin niyo ho ako, Lord. Amen. Kasi po yung ano, yung ER niya? Dito po. Eldon? Eldon? Eldon?
Eldon. Ano nga mo rito? Kasi ako, inahanap ko yung empleyado namin na aksidente na hulog sa scaffolding. Pero nilipat na sa ibang room eh. At teka, hindi nga pa sasagot yung tanong ko. May nangyari ba sa'yo? Masakit ba yung tiyan mo? Okay ka lang ba? Hindi. Si, ano, nagkita na ba kayo? Sino-sino? Mariel, hindi pa sinabi ko sa'yo na umalis ka na? Hindi ko sinabing dalhin mo dito yung kriminal mong asawa. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Ako pa natawagin mong kriminal, ha? Yung ano mo, asawa mong manyakis, ha? Ha, nagawa mo pa talagang siraan yung asawa ko. Patay na siya, pinatay mo siya. Wala ka talagang konsensya. Don, please. Huwag ka nang sumagot. Aksidente lang pagkikita namin ni Portia. Mamaya ko na lang sasabihin sa'yo lahat. Mariel! Umalis na nga kayo! Tantanan niyo na ako! Alis! Oo, aalis na kami. Siguro nga hindi pa ito yung panahon para magkaayos kayo. Pero hindi ako mawawala ng pag-asa at magkakapatawaran din kayo. Asensya ka na. Tara na, Eldon. Eldon, ang bigat sa loob. Ang hirap mabuhay nang may galit ka sa puso mo. Eldon, kung may magagawa lang ako para magkaayos kayo ni Portia, ang tutuusin, wala naman siyang kasalanan sa'yo eh. Malapalig ako kung natin pag-usapin yung babae niyo. Naman ako pangalan ng alala eh. Eldon, ang paraan lang para mawala yung bangungot na yan, dapat makapatawaran kayo kung mawawala yung galit niya sa puso mo. Wala ba tayong pwedeng ibang pag-usapan, ha? Wala pa lang dumungin yung tenga ko. Hmm? Talaga, Beshi? Alam mo, late lang talaga na mundo, no? Hmm. Sinong mag-aakala na through ride-sharing app pa kayo magkikita? Pero, Beshi, tama ka. Alam mo, everything happens for a reason talaga. Kaya nga eh. Pero alam mo, mukhang okay naman na siya. Parang nakamove on na kahit papano. Hmm? Hmm. Baka naman may bagong jowa. Eh, mukha nga. Pero alam mo, deserve niya yun. Kasi after naman ang pinagdaanan niya, di ba? Bagay. Sa kotse nga lang, kinakabahan na ako eh. Ay, buti nga kita na ulit sa ospital eh. Hindi, dapat tayo maging kampante. Kailangan mag-doble ingat tayo, baka maulit tayo ni Mariel ulit magkasama. Alala mo, may pumuli na tama ako na dun sa coffee shop. Ano pa nga bang ginagawa natin dito? Yung restaurant na to, ang layo-layo na. Ewan ko na lang kung masundan pa tayo.